yung realization na nga, the way this console player sees the PC gaming, parang mas less effort yung thumbs sa kanila. Tapos minsan may mga calibration sila na pwede nilang kontrolin yung movement using double analog, ganun. Same as yung customization din sa PC na kung paano nga natin ginagalaw yung mouse natin. Pero ang pinaka, alam mo yung ang ganda niyang opportunity for example, merong health professional like physical expert na alam kung anong amount of how many movements yung actually nag-i-strain ng muscle or hanggang ilang movements lang ba talaga ang kaya ng bawat muscle natin. Kasi clearly, console gaming and PC gaming has a very big difference in terms of muscle control, no? Whenever you play. Ganda-gandang opportunity na yan. Yan yung mga, malay mo, yung mga anak natin, yan na yung mga thesis nila, yan na yung mga future studies nila, yun, diba? For sure. Super, ano alam niyo, super, binasquami ng gaming, talagang maaral na. Pero ano yung mga, anong say niyo dun sa mobile games na nilalaro sa emulator? Ay! Teka, mamaya na, mag-start na pala yung game 3 natin. Save mo na lang yung emulator. Yappy, let's get into the game. Game 3 of the finals. Ren Easton versus Exodia Abdul. Ganda nung naging natin, potentially final map, no? Oo. Ano tayo dito? Shooting range, firing ladies and gentlemen. Shooting range, yeah. Firing range. Pero ano to, team deathmatch? And, yeah, this is team deathmatch. Nakita mo yung ginagawa, binabaril na niya yung card pa kasi pwede pang gamitin ng kalaban against them. Remember, so they can stay on that place. Yep. Because if that explodes, may damage to CNN. But, seems like close match tayo dito, Shane. Ren Esports versus Abdul, 5 points pa lang para sa Ren Esports. 3 naman para sa Exodia Abdul. She's so close, but Eds will be bumped down. Yeah, they can be playing around they can be playing around until 20 points sa totoo lang itong mga players natin. That's why hence hindi ganoon ka super defensive yung approach ng bawat teams natin. Timer may not be a factor because assuming the way these two teams are so aggressive, feeling ko will end up with a race to 40 score talaga. Tingnan natin si Neko dito. May narinig sa ganya, bandang kaliwa niya, pero Neko will be clipped. May isa pa, no? Kaya kaya naman tayo dito. Lumamang na yung Abdul dito. Frags coming out and smoke. Ah, actually, di pala. It's actually a hand grenade. Ken goes in, gets one kill with a wall bang pa. Parang si next, makakuha pa na isang kill dito si Ron. Ken still marches forward, will get an additional kill and will put Ren Esports to 11 points, tying this game out. At hindi pa siya tapos. Pumunta siya sa kanyang bandang likuran pero hindi siya makakuha ng kill. But Ja gets a double kill with a Kobe. Ganda, ganda. Oo. Kobe dito. Grabe yun. Yung tactic na, suicide tactic para hindi ka makuhaan ng score. We're sitting at 14-14. It's really close, totoo yan. And right now, ewan eh, mahirap mahulaan eh kung sino yung may momentum dito. Because every kill is able to exchange dito. Every kill ng Brent ay naipapalit din kaagad. Nakoconvert din kaagad ng Exodia Abdul. So, ang nakikita natin dito is an even ball game, 17-17. Now, Papi actually finds one. At ang ganda ng kanyang angle doon. Will now take the 18th point para sa Exodia Abdul. Pero, kukontra lang dito si Mac. Gets a kill on Avery to even this up. And will actually get another using Ron. At dahil dyan, nailalamang na ng 2 points ang Ren Esports. So far, the biggest lead pa na nakuha natin ngayon ay dalawa pa lang, mga kaibigan. Slow and steady, no? Ayun na nga eh. And let's see here. Kasi even Exodia Abdul, now offset na naman yung pinakamakapal na lead na yon na 2 points now na itay pa nila, mga kaibigan. Pero it's starting to be slower now, no? Yung approach ng mga players natin, nobody's actually moving towards the middle. They're gonna be moving dito sa mga sidelines lang ng ating shooting range na map. Papi here was able to get the clip on to 6. Now they're trying to establish their spots na dito. Dahil nandito tayo sa 23 points for both teams. Pantay na naman. Ito na yung middle ground eh. Middle point. So, pwede ka mag-sending yung passive mga tao. Ren Esports. Pero actually, palitan lang. Grabe talaga. Palitan lang. 25, 25. Palitan lang talaga.
We might end up with a 39-40, no? Just to close this deathmatch round, mga kaibigan. Camera towards Ron. Might attempt to go on the right side dito, mga taga-Exodia Abdul. Eds naman? Keep si Eds pala dito. Game 3. Match point para sa Brenny Sports. Exodia Abdul hindi nagpapalamang. 29-29. Kanina pa nag-aabulan tong team sa to. Finally, Abdul gets a lead, pero quickly dealt with Brenny Sports. Talagang literal na palitan lang. 30, last 9 points for both teams. So, Shin. Gumagad mode, no? Gumagad mode yung mga players natin. No? Closest deathmatch ever. Ladies and gentlemen, the lead ay hindi na lumagpas sa 2 points. Ngayon, na lead na nakuha dito ng Exodia Abdul. In-offset pa rin ng Brent. 32-33, ladies and gentlemen. 6 try to get the scope info against the numbers dito ng Brenny Sports. Patay na naman. May isang natutos na pa. 34-35 goes against 33. Oh, pero ayan ang Ron. Nakabawi ulit mula sa pag-clip ni Ron against kay hindi ko alam sino na-clip, no? Pero against ka backing ni Ron na maalam din si Boy doon. 34-35, 36. Last 4 points pa sa Exodia Abdul again. Uy! Okay. Hindi, ano lang to. Just 3 side attempt. 3 points. Oh, even up! Ron and Ken combines for 2 and now they take the lead. Okay. Brenny Sports. Hold your breath, ha? Grabe, sobra close. 39! Isa na lang sa Bren! Si Moy dito, ang sinilip. You're able to clip someone who is happy saying goodbye. Bren will win this series 40-38 and they will be hailed as the champion ng Mineski TV Lockdown Games CODM. Ganda. I'm lost for... Wow. Literal na palitan. Yung pinakamalaking lead talaga, 2 mil. Ay, dumaas yata siya ng 3. Nag 34-37 yata eh. Pero, offset pa rin kaagad. Ang bilis na wala. Kumart pa si Ron. So, at wala kang mapinpoint dito na, ano eh. Na, I mean, surely, Ken and Ron sila yung may pinakamalaking points. Pero, at least from what we saw, ang late lang, konti, limited lang kasi nakikita natin, guys eh. Kaya, hindi natin mapinpoint kung sino talaga yung parang MVP. It was overall team effort, surely. Pero, ang close. That was really close. Oh, wow. Mabilis. Pero, mabilis siya in such a way na, it was close. Pero mabilis siya in such a way that the kills racked up. Eh. Hindi halos nagamit yung buong timer, di ba, ng ating deathmatch. Pero I think it started to fall when they're trying to get their spots. I feel like yung Exodia Abdul went on.